Ito po yung ating tanim na okra. Tapos ito po yung tanim kong nakalabasa last week. Ayan. Sibol na rin sila. Okay. Tapos ito na yung ating mga corn. This one is 2 weeks old. Ito ay 3 weeks old. So mayroon na tayo mga kalaban. Ayan, meron siyang uod. So, tinitira na siya ng uod. Ayan, na-applyan natin ng pamatay sa uod. Ito ay 3 weeks old na. Ito. And then this one. Ito po 1 month na. Kaya tingnan nyo, opo. Puro damage na siya. Ayan, oh. Okay. Hello! Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. So may update tayo ngayon sa ating mga ginagawa dito sa bukid. Merong maganda, merong medyo pangit kasi update natin tayo dun sa ating papaya na ginawang na tinanggalan natin ng mga dahon. May mga namatay, so hindi ko alam kung dahil ba yun sa pagtatanggal or nagalaw yung kanilang mga puno. Or medyo bata pa sila. So papakita ko sa inyo itong ating mga papaya na tinanggalan ng dahon 2 weeks ago. So ito po yung mga papaya natin. So dalawang hilera yan. So halos I think 30 plants. May mga namatay. So tulad nitong isang ito. So 2 weeks ago tinanggalan natin yan ng mga extra niyang dahon sa baba. Pero namatay siya. So, ang duda ko nung tinanggalan natin siya ng dahon, nagalaw yung puno niya. Kaya medyo namatay siya. Sayang, oh, dami na niyang bulaklak. And dito pa sa gitna. Ayan. So, I think mga 5 puno siya hanggang dun sa dulo yung namatay. Pero ang kagandahan naman yan, yung iba, mapapansin nyo to, ayan, ang dami nya ng bulaklak. So, ito. Meron pala akong ano sa inyo, isang tip. Dati, inisip ko yung ito is deformation or I don't like this kind of growth ba kasi lumiko siya, hindi siya tuwid. Pero may napanood ako na isang vlog, sabi niya, ito daw yung isang technique sa Taiwan so that yung papaya ay hindi masyadong tataas. So yung bunga niya mababa lang katulad nito. So ngayon nasa around 2 feet lang siya from the ground. Ayan. So yung pagpapaluhod ang tinatawag. Pagpapaluhod ng papaya isang technique para hindi siya masyadong tumaas. Okay? So may natutunan kayo ngayon. And then itong gitna, tinamnan natin to ng mais, pero madaming hindi sumibol. Okay. So, most of them ay nagbubuo. Ayan. Ano pa lang to, 4 months. And this one. So, mapapansin nyo, marami din dito ang hindi sumibol at tumuloy. Namatay sila, hindi namin nadilig. Sayang. Dapat na kulipan agad.
Ayan o, may mga bunga na yung iba. Ito yung sinasabi ko sa inyo na may sanga. So titignan natin kung ano mangyayari dyan sa sanga na yan. Ito yung isa na namatay. And I think this one again. Okay. So may bunga na rin siya. And so on. And this one yung, ito po yung pinakaunang bunga. So malaki na siya. So ang reference yung kamay ko, ano na siya. Okay, so yun pong update sa ating papaya. Ang ating namang mga mais ay lumalaki na din. So apat na batches yan. Yung iba ay kinakain na ng upod, so kailangan natin mag-spray para sa pangontra dito sa uod na to. So yan yung ating magandang update sa ngayon para dito sa ating farm. Until next week para sa ating update. So, bye-bye!